Kasi pinagagagawa mo. Hello, zero viewers. Charot. Binilang. Hello. Magandang gabi. Buhay pa po kami. Nag-skip lang kami kahapon. Last Friday. Kala nyo, wala na kami. No? Sabay ganun. Kala nyo lang yun. Ha? We're here. Kala siguro ng mga... Hello? Sabi siguro ng mga kalaban. Wala na sila. Nagkakamali kayo. So yung mga nag-schedule nung ano, siguro yung mga nag-schedule na mag-hit man sa atin sa ano, dapat June ano eh, June 7, 'di ba? Eh na-move ng June 14 kasi nga nag-skip. Ang ano, ang ating meet and greet. Yeah. Wow, kapal talaga ng mukha natin ano. Tara. Di talaga tayo kinakabahan, 'di ba? Yes. Ganun to. Patapangan lang yan. Ano ba? Ayun. So, hello one viewer. Ako yata yun. Sige. Gawin, mag-review ako para dalawa. Charot. Ako din. Ito na nga nag-open. Sige, three. Na ako. Para three na. May three viewers na tayo. Ayan, two viewers na. Nakapasok ka na. Hindi pa. Wait lang. Yes. I-mute natin yan. Si Madi. Hello, Madi. Hello, Maymay. Hi, ma'am. Si Maymay tsaka si Madi. Hello sa inyong dalawa. Madi sa training ng ano. Yung link. Wala silang choice. Sa pilitan to, ha? Namimilit ka. Namimilit ka na rin. Si ano part daw to ng lessons niya. Ano ka ba? Part ito ng kanyang learning program. Charot. Yeah. Ubus na yung ano ko. Epicas and coil. Ah, parating na po sila. Hi! Natawa naman ako sa parating na po sila. Ano, ano na niya? Next na niya. Parang mga ano lang. Parang mga yung mga alagad ko parating na. Ayun. So siguro explain natin yung ano. Sure. Yung topic natin today. Yung topic natin today is how to choose your mentor. So una, mentor ha, hindi tormentor. Yes. I-explain natin kung bakit kailangan natin ng mentor. Yes, kasi lahat tayo at one point of our life, ay English. Kailangan natin yung yes. Yung one mentor. Point of our life. Charot. Dagal di 'yun. Sige, pagbibigyan kita kasi funny ka today. Pagbibigyan kita. Sige. Ayan. So, kasi isang linggo tayong wala eh. So, pagbibigyan kita. Oo. 2 weeks tayo hindi nag-usap. So, ayun. Pag-usapan natin kung bakit kailangan natin ng mentor, tsaka kung paano siya mahanap. Kasi mostly, ang pag sinabi mong mentor, ang iniisip ng iba yung binabayaran nila eh. So, iba ang mentor sa coach. Pag binayaran mo, yes, iba. Pag binayaran mo ba yung coach na yun eh, ma-fulfill niya yung dapat na maging role ng isang mentor sa isang mentee. Diba? So, pag-usapan natin yun, kung ano dapat yung nakukuha ng isang tao sa mentor niya. Ano dapat yung benefits, mga advantage, mga ganun. Para alam natin kung paano nyo hahanapin yung mentor na para sa inyo. Kasi baka ganito yung iniisip nila, Nizza, hindi ko kailangan ng mentor or meron na akong mentor, no? Ako kasi I firmly believe na oo, at everyone needs a mentor. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka ka-secure, kahit gaano ka kahit gaano ka ka-perfect na sa trabaho mo. Ako I firmly believe na kailangan mo ng mentor. Oo, kahit feeling mo nandun ka na sa tuktok, kailangan mo ng mentor. And I'm very sure all of the successful people have mentors. Pag sinabi nating successful people, yung successful talaga ha.
Ako very sure lahat may mentor. So kailangan niyo ng mentor. Ikaw ba, Nizza, meron kang mentor? Ako kasi meron eh. Ang mentor ko yung boss ko dati sa Teletech, yung site director namin. Yung site director natin sa senior operations manager sa Nova na naging site director ko sa Cebu. Siya yung mentor ko. Kasi nung inoferan niya ako nung work ko nung 2009, yung first telecommuting job ko, doon nagbago yung takbo ng career ko. So even now, siya yung mentor ko. Ikaw, Nizza, may mentor ako ka ba? Yung first boss ko, di ba? Kasi sabi nila, yung first boss mo sa corporate world, kung paano siya mamalakad ng tao or paano siya sa trabaho mismo, yun ang makukuha mong traits. Ayun yung makukuha mo talaga. Parang siya yung pinaka-mentor mo. Tapos ako kasi, yung first boss ko, parang na-tiyempong sobrang bait. So kung paano ko ngayon dun sa trainees ko, kung paano kami ngayon, kung paano ko sila tratuhin, yun yung natutunan ko sa mentor ko. Yes. Kasi yung mentor, yung boss ko na yun, parang hindi siya yung matapobreng mayaman. Ang ginawa niya, parang siyang nagtayo siya ng sarili niyang construction firm. Kasi di ba sa architect ako. Eh, hindi pa ako architect noon. Nagtitesis pa lang ako. Tinanggap niya ako kahit nagtitesis ako. Tapos, binibigyan niya pa ako ng pamasahe papuntang UST pag meron akong pag meron akong klase. So, ayun. Kinuha niya yung mga drug addict dun sa kapalya nila. Kasama ka ba dun? Kasama ka ba dun sa dinampot nila? Ay, hindi na kang ba nila sila? Malayo-layo. Hindi ako kasama. Sabi na nga ba eh. Si Nizza, sabi na nga ba, may nakaraan eh. Yung tinitira mo ba? Kaya nga bang sinasabi eh. May tinitira to eh. Kaya nakuha ko eh. No, hindi. Ayan. So, kinuha niya yung mga drug addict doon. Tapos, ginawa niyang pahinante, ginawa niyang truck driver, ganon. So, hindi ko kinaya yung mga addict bakala. Ang nakita ko sa kanila. Totoo, kasi pahinante kaya si Nizza dati. Oo. Hindi, mason ako. Na-distract ako doon sa mga addict. Wala mason. Nakita ko eh. Mason, oo. Pag nagpapasweldo na ako doon, nila ako, sweldong mason daw. So, ayun. So, kinuha niya yung mga pariwara. Oh, hindi na drug addict. Yung mga pariwara. Pariwara naman. Pariwara naman. Kagaganda ng term. Ewan ko sa iyo. Basta yun na. Sa kanila. Basta yun na. So, ang nakita ko kasi sa kanila, meron isang time, syempre, yung mga napagtitripan na truck, di ba? Yung mga pinagbababato doon sa may nagtahan. Sila. Sa may malapit sa customs. Sila, oo, 'di ba? Nung sila pinagbabato na, hindi sila tumakbo as in pinaglaban nila yung truck ng boss ko kasi ganun sila ka-loyal. Kasi ganun yung binuong samahan ng boss ko. Doon ko napatunayan na kung paano mo itrato yung tao mo, ganun din nila ibabalik sa iyo. Yung loyalty at saka yung trust. So, yun yung pinaka natutunan ko sa kanya na nilalagay ko ngayon tuwing meron akong hahawakan na tao. Tagasalat. Ikaw, madam. Ikaw yung medyo kakaiba sa atin eh. Oo. Alam mo ba? Pinag-uusapan natin tong topic na to eh. Ikaw tong may... Oo. Sayad eh. Kakaiba, di ba? Kasi kanina na nagsasalita kayo, habang nagsasalita kayong dalawa, nagda-drugs ka? Sabi na nga ba kasama to sa pariwara eh. Parang ganun. Hindi, kasi tsaka lang ako napaisip na sino nga ba yung dapat kong i-consider na naging mentor ko sa buhay, like, ever since na nag-start ako magtrabaho. Sa totoo lang, wala akong ma-pinpoint na specific na tao eh. Kasi parang, hindi ko alam. Try mo specific na hayop. Hindi, kasi parang yung lahat ng nangyari sa kung anong tinatakbo ng career ko. Ay, wow, career. Okay, tawag na yan. Sino ba yan? Charot. Sinagot na. Yun, kung ano man tinatakbo ng career ko ngayon, hindi ko siya planned, hindi ko siya pinlano na mapunta ako sa ganitong parang puro ako play by ear eh. Tapos, basta ay
ang naging ano ko lang is I surround myself with people na hindi ako din na drag down. Mabilis akong mag-let go sa mga tao na alam kong magiging sakit ng ulo ko or bubusitin lang ako sa halip na tulungan ako. Diba? Alam natin diba? Yan. Yes. Mabilis ako magbitaw sa tao na parang bala ka dyan kung hindi ka supportive yes. or kung hindi mo ako mabigyan ng magandang, ng constructive na input. Kaya masama man yan, kaya pangit man yung sinasabi mo or maganda, basta makakatulong sa akin. Kung hindi mo kaya maging brutally honest with me, hindi kita kailangan sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng pupuri sa akin. Hindi yun ang kailangan yes. ko. So, siguro, unang-unang malaking naging factor yung ginagawa ko sa'yo, yun. Ko. Oo, yung mga ganun. Siguro rin, kaya wala akong ma-point out na mentor kasi usually mga naging, mga taong naging mentor, parang mentor sa buhay ko, naging friends ko talaga. Katulad yan. Naburo yung pagka-mentor. Oo, parang hindi ko siya ma-consider. Parang ako. Parang ako, dati ginagalang pa niya ako. Sasabihin ko nga sana, isa sa mga example. Ngayon wala na ni katiting na paggalang. Oo, kasi parang oo talaga, oo. Oo, talaga. Bastosan ako, bastosan. Oo, dati kasi medyo ano pa ako kasi superior ko siya. Eh, ngayong di na kami magkatrabaho. Sorry, charot. Hindi, pero seriously speaking, hindi ko maramdaman yung pagiging mentor. Ang nararamdaman ko kasi yung genuine friendship na parang wow. Big and brutally... Yes. Oy, seryoso ako. Genuine. Huwag ka magpapalibre sa akin, bakla ka. Gugulatin na naman natin. Huwag na sinabi kong genuine, ha? Gugulatin na naman natin. O, di ba genuine friendship? Libre mo kami. Hindi naman ako madam nagpalibre sa'yo, eh. Una, naghihiram lang ako kasi nga dala nila yung wallet. Oo. Eh, inaayaw ako sa ID. Huwag ka naman, Arte Nisa, nakinabang ka naman eh. Si Serang to. kailangan talaga si Nisindak. Oo, kailangan nila. Kaya nung binanggit yung word na mentor, natigilan talaga ako kasi wala akong maisip na mentor. Ang nasa isip ko talaga, na kung sino man yung may pinakamalaking influence na sa buhay ko, sa mga magagandang nangyayari sa akin ngayon, friends yung unang pumasok sa isip ko. Kasi eventually, naging friend ko sila. So parang nabura na yung label na mentor. Pero, katulad ni Jeff, tapos yung naging first TL ko, babanggitin ko na siya, baka nanonood, charot, kasi friend ko siya sa Facebook. Yung naging first TL ko sa first call center job ko, ang pinaka nag-iwan sa akin ng lesson nun talaga is yung concern sa team, tsaka yung commitment. Kasi syempre, dati, parang ang iniisip mo lang pag natatrabaho ka, yung ikaw lang, ay pumasok ka, susweldo ka, ganyan. Tapos there's this time na nakipag-swap ako ng schedule sa may weekend shift. So, ibig sabihin, nung time na mag-weekend ako lang sa team namin ang may pasok. So, yung sa mga na nagtrabaho sa call center, makaka-relate dito. Meron kasi kayong team stats na yung attendance ng buong team, doon gine-gauge yung team lead nyo. So, nung time na yun na Sabado, ako lang pala ang may schedule sa team namin. Eh, bumagsak ang katawan ng lola mo kasi ang dami kong inaasikaso. Ang daming ganap sa buhay ko noon. So, bagsak ang katawan ng lola, tinrang kaso ko, hindi ako nakapasok. So, yung ano namin, yung attrition namin dati, I mean, yung attendance namin dati, as in 0%. Dahil lang sa aking mag-isa. So, kahit naiintindihan niya yung sitwasyon ko, syempre, pinagalitan pa rin ako, bembang ako, kasi damay-damay kaming lahat, isang team kaming zero for that week eh. So, doon ko naisip na, minsan talaga, kahit pa, alam mo yun, mahihirapan ka talaga, may maraming time na kailangan mong isakripisyo yung sarili mo kasi hindi lang ikaw yung maapektuhan. Mm-hmm. So hanggang ngayon tumatak sa akin, hindi ko makakalimutan yung instance na yun. Na alam mo, nung una, parang sumama yung loob ko. Syempre, we're human. Sumama yung loob ko dahil parang, hello, halos hindi na nga ako makabangon, sobrang pagod, tapos papagalitan mo pa ako. Tapos naisip ko na parang, ang selfish ko na sasama pa yung loob ko, samantalang iningatan din nilang lahat yung stats nila. Tapos yung absence ko lang yung yung absence ko lang yung makakaapekto. So natandaan ko talaga yun ever since. Kaya hanggang sa dumating yung point na nag-handle na rin ako ng team, daladala ko siya talaga. Teletech ba yan? Hindi naman ano. Hindi.
ambergris. Oh, di ba? Ang tanda na. Oh my God, ambergris solutions. Ang tanda na. Oo. Just yung me. Yung case na yun. Just me. Yung alam mo yun. Wala nang ambergris. Ikaw na talaga. May sinasabi si ano. So hanggang ngayon, friend ko pa rin siya. Mali. To me, once a mentor, always a mentor. If we became friends after, may sense of superiority pa rin siya sa akin. Okay, pag-uusapan natin yung sense of superiority na yan. Oo. Kasi na bastos kasi ako eh. Hindi, pag-uusapan natin yung sense of superiority na yan. Kasi, like ako, si Nisa, and I'm sure si Mien, we are mentors to some people. I mean, like ako, I'm a mentor to other freelancers. I'm a mentor to Toastmasters. I'm a mentor to trainers. Marami na akong mentees. I'm a mentor to my kids. Charot. Sige, pili mo yung gusto mo. Okay. So, dadating tayo dyan. Pero, sige, pag-usapan muna natin. Ano ba yung mentor? Anong pinag-iba niya sa coach? Sa Yonisa? Coach. Anong pinag-iba ng mentor sa coach? Ang coach, for me kasi, parang, for me ha, for me lang. So, disclaimer na yon for me. So, ang coach, ang tingin ko talaga dyan sa coach is, scripted. Hindi man lahat, pero parang feeling ko kasi he's getting paid to tell you what you want to hear. Ang mentor is sasabihin, yung mentor is natututo ka talaga sa kanya kung paano siya mismo. Hindi kailangan bayad siya or binayaran mo siya para sabihin niya sa'yo yung gusto mong marinig. So, negative or positive, pag may natutunan ka and may na-instill kang lesson mula dun sa taong yon. So, yun yung pagkaka-iba para sa akin nung mentor at saka nung... Ako kasi, when you say a coach is a coach is a coach for a specific skill set. So, for example, comms, coach ka ng comms. So, you're supposed to be an expert in comms. So, dun ka lang coach. And minsan normally a coach is paid and normally a coach does his job kasi siya eh. So ginagawa niya yung trabaho niya because kung ano yung performance mo will affect him as a coach. When we talk about mentoring is about everything. Hindi lang siya trabaho, hindi lang siya career, personal life siya, finances, lahat. A mentor mentors you for life. Hindi natatapos ang mentoring. After mo siya magbayad. Okay. Correct. And a mentor mentors you for the sake of mentoring. Mag-fail ka man, it does not have an effect sa kanya. It will have an effect, of course, syempre, kasi invested siya sa'yo. There is a personal investment. Not because, it's not because kikita siya sa'yo or sasabihin niya na ang galing-galing mong mentor. When a mentor is like that, ginagawa kang medalya, ginagawa ang trophy, that's not a mentor. A mentor has your best interests at heart. No, hindi siya maniningil. Kahit hindi siya sumulat or wala siyang credit, ganun. Okay lang sa kanya na nasa likod. Okay lang na hindi mo banggitin. True. So, ito yung sinasabi ni Kale. When your mentor has a feeling of superiority over you, that is not a mentor. That is a boss. Kasi a mentor is experienced. Pero yet the mentor that is not your boss. A mentor is not better than you. A mentor has just more experience than you. Yes. Always. Or kunwari, same field na una doon sa field na yun. Pero it doesn't mean na a mentor is a superior sa'yo. So ang tratuhan nyo is like, superior si mentor, ikaw dito ka, ganun kayo. Lumalabas na ikaw ay alipin, ganun. That's not mentorship. To me, that's not mentorship. I totally agree. Kasi kung ganun yung mentorship, hindi kita mentor. I definitely totally agree. Yes. I definitely not totally pa. Wow, daming adverbs. Para pakak na pakak. Para pak na pero pak. Agree ako sa sinabi niya. At saka isa pang idadagdag ko is, minsan, as a mentor, hindi mo alam na mentor ka pala ng tao na yun. May instances na ganun. Hindi mo alam na at some point, ang laki ng impluwensya mo sa kanila. Oo. Na-impluwensyahan mo siya. Kasi ang dami kong experiences na ganyan eh. Yung parang, akala mo simpleng nagkukwentuhan lang kayo. Bugaw ako eh.
Oo. Na. Yung, tapos, hindi. Bukod doon sa mga binugaw mo sa akin. Merong mga instances na ganyan. Yung akala ko nakikipagkwentuhan lang ako tapos nag-share lang ako ng life experiences, yung mga kung ano yung mga pinagdaanan kong kahirapan dati, ganyan, whatnot. Na hindi, parang unknowingly, na i-inspire sila or they, parang may napipick up silang little or bits of lessons dun sa mga pinagkukwentuhan nyo. And without me knowing or without you knowing na minementoran mo na pala yung tao and it changed that person's life. Ako naman kasi, you don't go out and announce na, oy, magme-mentor ako. Hindi siya, hindi siya ina-announce kasi mentees will seek you out. Ikaw ang maghahanap ng mentor. So, hindi naman ako lumabas at sinabi kong, oh, naglagay ako ng signboard dito, mentor na ako. Hindi yun eh. Hinanap ako kasi these people think na I have something to give. You know, my experience has value to them. Mm-mm. So, you don't go out saying na, oy, nag-decide na ako, mentor na ako. From now on, I'm a mentor. Or hindi Charon. Naman, ano, hindi naman siya hinanap or hindi naman siya ginugel. So, parang, ano, kunwari nakausap kita once, nakasama ka, kita once. Oh. Tapos, alam kong marami akong matututunan sa'yo and parang maraming nag-resonate dun sa mga sinap-resonate. So, maraming nag-resonate dun sa mga sinap-resonate. Wow, dami ng English natin today. Grabe. Wow. Yan yung mga pakawala. Yung mga patako ng buhay. Kung sinasapian ako sa meeting namin, bigla ako nag-English eh. Hindi ko alam ba't ako nag-English. So, yun, sabi nila, akala ko kausap ko si Asti. Sabi nila, maniwalang marunong ako mag-English. Unti lang naman, diba? Pagbigyan niya na. Sige na nga. Ayun, yun nga. So, hindi siya, you don't set out to be a mentor. Ako, I honestly think, mentees will find you. You don't find mentees. Mentees will find you. Kasi if your experience has value to them, they will say it. Tsaka ano, parang hindi ikaw yung magde-decide na isa kang, may kapasidad kang maging mentor. Correct. Yung kung sino sila yung mag-approach sa'yo at magsisik yung, ng advices mo, siya yung nakakaalam kung kung mentor ka ba or hindi. Oo, mentor ko yan. Kasi nga, yung experiences yung mo, have value to them. Maging expert, Hindi naman. Kaya ipagkalanda ka na expert ka, ganyan, para isik ka. So, once meron silang makuwang value sa'yo, tapos, ayun, nagkakausap ka. Or may makita tapos, silang something sa'yo. Na na-inspire talaga sila. Hindi yung ibinalandra mo sa kanila yung ka-inspire. Hindi mo binenta. Hindi mo ipinagbayad ng paid ad sa Facebook. No, mentor will never... A mentor does not sell a mentorship program. You do not sell a mentorship program. Kasi nga hindi siya pinipilit. Paano siya magiging mentorship? Pagkabayad pa lang, hindi na niya inaasikaso. Hindi, tsaka yun nga. A mentorship program involves... yung mentorship program involves... personal, need to have a personal relationship with a mentee. May kung binayaran ka lang para mag-mentor, wala yun. Kapag coach, may time frame lang kung kailan ka lang niya, hanggang kailan ka lang niya i-assist or hanggang kailan ka lang niya aasikasuhin. Actually, meron unlike pag-mentor, hanggat buhay yan, pwede mo siyang i-approach anytime kapag may questions ka. Sabi nung client ko before, yung nag-iisang VA job ko noon, yung, di ba hindi ako nag-hourly, yung nag-iisa ko noon, so ano siya liberal website yung kanya. So, ang sabi niya, meron siyang mentor, yung nauna sa kanya na na website na ganun din yung ginagawa. So, sabi niya, hindi naman kailangan na everyday magkausap kayo. So, kahit na once a month lang, matawagan mo lang siya pag may kailangan ka, ganun. Mm-mm. Tapos, yung mabibigay niya sa'yo is, hindi kasi similar. Or isasagot niya, yung konting usap niyo, nagsagot niya yung parang problema mo kasi nadaanan na niya yun eh. So, life lessons. Yun yung mentor. Parang yun. So, sabi ni JB, parang yung mentor mo is your role model.
Definitely. Uh-oh. Kasi hindi mo pwedeng gawing mentor yung hindi mo gustong maabot. Kaya mo nga siya naging mentor is because kung ano yung meron siya, that's how you see yourself. You model yourself after your mentor. Hindi ka mag-mentor, hindi mo gagawing mentor yung tao na ayaw mong gawin ganun yung direksyon mo sa buhay. Oh, parang kaya nga we say a mentor is kaya nga sabi natin na mentor is a personal relationship eh. Hindi lang success, hindi lang pera. So dapat pati values nyo aligned, morals nyo aligned, way of life ninyo aligned. Kasi hindi mo siya pwedeng mentor kung magkaiba yung ano ninyo eh. Yung let's say yung set of values nyo. Hindi pwedeng mentorship yun. True. No? Dapat aligned kayo in all aspects kasi nga you are building a personal relationship. E mentorship takes time, I think. Matagal bago ka talaga maging in sync sa mga mentors. And minsan nga hindi mo na-realize eh. Parang kapag kunwari may nakausap ka na lang na iba, tapos na-realize mo na, oh, nakuha ko nga to dun sa ano eh. Parang ganon. So, minsan hindi mo na-realize na mentor mo pala siya, ganyan. Ganyan yung nangyari sa akin. Kanina ko lang naisip kanina, ay, may mga mentor pala ako sa buhay. Akala ko wala. Charot. Ayun. So ang tanong is, kailangan ba? Ano bang napupulot? Like, for example, yung mga trainees mo, yung mga nanonood sa atin ngayon, kailangan ba nila ng mentor? I mean, does everyone need a mentor? Ako, I firmly believe everyone needs a mentor. Pero ano yung ano ba yung makukuha natin sa mentor? Like, ikaw, Gandara Park, anong makukuha ako natin sa mentor? ikaw. Ako ba yung Gandara? Ikaw lang naman umaangki ng mga ganyan eh. Ano na nga yung tanong mo? Ayan, na-distract ako. Sige. Ano makukuha sa... Bakit kailangan nilang mag-mentor? Ano bang nakukuha? Unang-una, minsan kasi hindi mo marirealize na kailangan mo eh. Unless dumating yung point na lost ka. Na parang hindi mo alam kung... Tapos pwedeng na-mentor ka na pala ng ibang tao na hindi mo na malayan in the past. Pero ang makukuha mo, ang magigain mo when having a mentor is... Unang-una... magkakaroon ka ng parang goal eh, na ito yung taong nakikita ko na gusto kong maging in the future. Ayun, no? Tama, so may inspire ka. Tama nga sinabi ni Kale. Na ano? Sabi ni Kale, you walk on the shadow of the person you want to look up to kasi you think this is the person I want to be someday. Ayun. Gandara din si Kale. Kala mo, ikaw lang. Tapos pangalawa, you might pick up the lessons na pinagdaanan na ng mentor mo sa buhay niya. Kung ano man yung mga mistakes na nagawa niya in the past, you may be able to avoid that. Para, yes, mas magiging smooth yung ano. Yung mga mistake na easily avoidable kung alam mo, ma-avoid mo na kasi sasabihin ng mentor. Yung true mentor, sasabihin sa'yo yan. Pero pag yung hindi mentor, yung may... Hahayaan kang magkamali. Ay, hindi. Tsaka pag-coach, hahayaan kang magkamali. Kasi pag nagkamali ka, babayaran mo ako para tulungan kitang ayusin mo yung mali mo. Tas yan, so, business opportunity yung mali. May pangatlo pa ako. Wait lang. Hindi, ikaw, nagalit ka na naman. Sorry na. Nagalit ka naman si Gandara Park. Tapos pangatlo, parang... Ay, meron pa lang. Oo nga, yun na nga, pangatlo. You will hear the things na hindi mo maririnig sa iba. Like, your mentor can be brutally honest with you since hindi wala siyang magigain na monetary or anything of value na or physical value from you. Kaya niyang maging brutally honest kasi walang mawawala sa kanya kung magiging honest sa iyo. At maririnig mo sa kanya kung ano yung dapat mong marinig na hindi mo maririnig sa iba. At yung mga bagay na alam mo sa sarili mo pero idinideny mo, pwedeng ipamukha sa iyo ng mentor mo. Especially kung nakapag-build na kayo ng relationship. Parang si Jepo. Diba madam, sinasabi natin yan? Yung parang sabihin namin sa inyo yung totoo, sabihin namin yung hindi, wala namang kaming makukuha. Hindi, sabihin na lang namin yung totoo. True. Parang ganun. Sabi ni Nila. Sagutin niyo si Shin.
Would it be better to have just a single mentor or many mentors? I would always say one. Kasi you can never have, you cannot, to me ha, to my mind, you can never have many mentors kasi like, ang gulo. Kung iba sila ng, ano? Oo, kasi like, say, kung ang mga mentors mo ay magkakaiba ng values, magkakaiba ng stand, magkakaiba ng moral compass, paano mo i-reconcile yun as a person? Oo, I would say maraming coach pwede. Yes. Tsaka yung ano, dito pumapasok yung pagkakaiba ng mentor at saka yung role model. So yung role model, pwedeng marami. Kasi yun yung parang gusto mo. Gusto pero mo. Yung pinafollow mo talaga. Yung o yung may direktang impact sa buhay mo. Yes. Oo. One lang. Isa lang kasi. Well, yes. Pag nag-clash lahat yan, eh, iba-iba moral compass na. Ikaw mismo, kung marami kang mentors, let's say iba-iba ang moral compass niya, how do you reconcile that sa sarili mo? If you look up to all of them, diba? Oh, may take ako dyan. Siguro dahil alien talaga ako. Siguro dahil alien talaga ako, ito disclaimer na. Ako kasi marami. I look up to a lot of people. I consult with a lot of people. Hindi lang isa, dalawang tao yung pero I'm sure merong matimbang sa pinag-consultan mo. Like, kapag siya ang nagsabi, kahit anong sabihin ng ibang tao, does not matter. No? Yun yung mentor. Kasi nagka-clash yan. Ay, hindi naman sobrang many yung akin. Mga 2 to 3 lang. Sige. O, 2 to 3 lang. Si Aling Bebang sa kanto, si Aling Magda sa kabila, ganon. Yung mga mentor mo. Uh-oh. So, I would always say, sa kabilang kanto. Kung sino yung pinakamatimbang sa'yo is your mentor. Everyone just gives advice, I guess, sa akin. Oo, oh, siguro advice. Pero hindi siya yung talaga. Hindi siya yung signpost mo. Siguro, parang magiging option siguro yung sinabi nung iba. Mm-hmm. Sabi ni Nila, a mentor and a mentee meet in an unexpected manner, but the impact of the former is always expected to be of benefit to the latter. Tama Nila, definitely, no? You don't expect to meet a mentor. You don't naman. Mm-hmm. Well, you can go out and seek a mentor. Yeah, it's pero, possible. Oh, you, ako, pero most you, of the definitely time, meet mentors talaga na. It is never planned. Yes. Tapos, mm-hmm. definitely, mm-hmm. it's always the latter. Mm-hmm. Yung hindi mo siya kukulitin na papasok ka sa isang field, tapos titingnan mo yung pinakamataas, tapos yun yung lalapitan mo kukulitin. So, hindi yun. Hindi yung mentorship mentor mo, coaching yun. Coaching yun. Yung pinaka yung magiging mentor mo is yung pinaka magkaka-impact sa'yo or pinaka nakaka-connect ka. As in, hindi lang ikaw yung nakakonect sa kanya, pati siya, nakakonect siya sa'yo. Oo. At saka hindi lang success. It's just life in its entirety. Mm-hmm. A mentor affects your all aspects of your life. Hindi lang kunyari, ay, gusto kong maging kasing taas ng sweldo ni ganito. So, siya yung mentor ko. Hindi mo siya mentor, coach mo siya. Mm-hmm. A mentor affects your entire life. Yes, your moral life. Compass, your values, your decision making. That is how deep yung impact ng isang mentor. True. And, oo, sobrang totoo yung unexpected na hindi ka naghahanap ng mentor. All of a sudden, may maririnig mo. Oo. Tapos minsan, at a later time mo na marirealize na siya pala yung mentor mo and siya yung nakapagbigay ng malaking impact sa buhay mo. So, life-changing ito, charot. Parang jowa. In the same manner na mentors don't go looking out for mentees. Mentees can seek out mentors. Mm-mm. Tapos, the mentee can ask the mentor to mentor them. Pwede yun eh. Hindi yun problema. Mm-hmm. Pero again, ako talaga, personally, I will only mentor you if we have a personal relationship. Pagkilala na kita mula ulo hanggang paa. Kasi ang requirements ko, unang-una, kailangan pareho tayo ng life values at pareho tayo ng moral compass. True. Pag magkaiba tayo ng value sa buhay at ng moral compass, hindi tayo magkakasundo. Ay, wala na. Tapos ng meeting. Oo. Kasi kung magpapamentor ka lang. Kasulit ko tulad ng sinabi ni Madam, madali ako mag-let go ng tao pag alam kong gano'n. Yung parang meron na kaming isang
kunwari, life value na hindi kami nag-a-agree. Uh-oh. Or alam kong in time magka-clash din to. Mm-hmm. So, madali tapos ako bumisaw sa tao na gano'n. Yes. O, hindi ako yung makikipag-away pa or i-explain ko sa kanya. Or ipipilit talagang mo yung point mo. Done. I'm done. Ako din. Ikaw ba, Nizza? Ano bang hinahanap mo sa menti? Felicia. Yes! Spell mo nga Felicia. F. Ikaw, Nizza, anong hinahanap mo sa menti? Let's say someone comes to you, gusto magpa-mentor. Sabi na, Miss Nizza, pa-mentor naman, ganun-ganun. Anong hinahanap mo? Bukod sa ano? Hinahanap ko yung commitment. Sa lunal. Nanay ko sabi, ano, proof daw talaga na naniniwala na silang madaldal pa gano'n. Yan, sabi ni JB, pogi po ba yan? So, ayan. Sinong pogi? So, pag nagahan. Okay, sino ba yung pogi? Sagutin requirement daw niya. Hindi. Ah, requirement, pogi? Ah, okay. Ayan. Tsaka na ako magko-comment. So, yan. Ang hinahanap ko is yung ano, commitment at saka yung willingness talaga niyang madali kasi sabihin na gusto mong mag-succeed or gusto mong gawin yung isang bagay eh. Pero pag ginagawa mo na, Ibang usapan na, madaling mag-give up yung iba. So, show me na hindi ka nag-give up. Ako, matyaga ako mag-push kahit na ano, 1 centimeter lang a day ang movement ng isang tao. Yes, na measure. Yes, 1 centimeter. Bawal 2 centimeters. May ruler. Oo. Meron ako. Pink ruler. Asa na ba? Ayan na naman tayo sa pink na yan. Ayan na naman tayo sa pink ruler na yan eh. O, oh, diba? Lahat na lang pink. Wala dito. Oo. May curfew pa ako. Oo. Hindi, ikaw na. So, yeah. Mouse ko, pink. Hindi, ayun. So, ano lang, yun lang naman. Kasi, mahirap yung mag-i-invest kami. Kasi, ang mentors naka-invest din yan sa inyo eh. Kung lumapit kayo. Uh-oh. Mag-i-invest din sila sa inyo. Hindi naman yan basta-basta lang na na-experience na to. Bad naman hindi niya i-share, ganun. So, hindi ganun. Dahil nag-i-invest din siya ng time sa inyo. So, kapag, kapag syempre nag-invest siya sa iyo at meron na kayong sinimulan, ang ano mo na lang siguro is be committed or talagang siguraduhin mo muna na gusto mo talaga. So meron ako pala, wait lang ah. Meron ako sa training parang Special Elite. So, special yes, na elite ano, ba? Ano to? May itlog sa ulo. May itlog. Special mommy. May itlog. Special puto. Kasama si Nila doon. Kasama si Nila doon. So sila yung saan? Kumbaga, doon sa dockies ko nga. Yun, sabi ni Kaya. Dockies? Ano sila? Mga pato? Mga okay, bibe? Kasi mother duck ako. Mother duck ako. Says quack, quack, quack. Ayun. Mother duck ang putik. Kasi nga, basta. Nisa na niisip ko siya yung leader ng mga adik na kinano nila. Nililipa nila nun. Actually, si Nisa ang pusher. Kaya alam niya kung sino yung ano eh. Iipa. Alam niya kung sino may mga sayad. True. Yes. Mm-hmm. Lumalabas din eh, no? Ito na eh. Ay, ikaw, madam. Kaya nga tayo maabot ng 15 episodes eh. Ikaw, madam, ano ang qualifications mo sa mga nag-a-apply sa'yo bilang ano? Mga nag-a-apply sa'yo mag-loan. Mag-loan! basta binugaw ko, wala siyang choice. Hindi, bukod doon, meron kasi mga random din naman na basta lang sumusulpot sa messenger. Ang unang-unang... Sumusulpot sa messenger. Oo! Madami mga kayo. Troll. Meron pa nga mga galing kung basher saan pala. Ni Nicaragua, ganyan. Wow, Nicaragua! Sorry, international. Ay, ang lola mo. Wala si Bong. Wala si Bong. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Naalala mo yung Nicaragua? Baka nasa Nicaragua. Tuloy mo na yung Nicaragua mo. Ayun. Unang-una, ako kasi as TC, mahilig ako sa checklist talaga. Pero when it comes to mentorship, wala akong maisip na checklist eh.
actually ngayon ko pa lang iisipin kung ano ba talaga yung mga hinahanap ko. Pero ang pinaka ito na lang. Alam mo ganyan siya for life. Wala siyang plano talaga. Hindi siya nagpa-plano. At totoo lang. Mula noon hanggang ngayon, hindi siya nagpa-plano. Kaya nga, di ba gulat na gulat ang dami kong planners? Very spontaneous. Oh, at least. Very spontaneous ako. Spell mo nga spontaneous? S. Salamat. Hindi kasi unang-una, yung unang message pa lang kung paano ka mag-approach sa akin, malaking factor 'yon para i-consider ko kung sasagutin ko yung tanong mo o hindi. Hindi ko alam kung ano yung criteria eh, pero hindi ko alam, basta nararamdaman ko lang. Tapos pangalawa, isa kasi siyang maguhula. Maguhula, espiritista. Isang espiritista. Ayun, naramdaman ko niya. Maano ko eh, mahilig akong kutuban lang. Basta pag nakutuban ko, yon. Pangalawa, bukod doon sa approach, yun yung una. Tapos pangalawa is kung paano ka makipag-communicate sa akin. Hindi mo kailangan maging hindi mo kailangan jusin. Yun yung sinasabi ko mismo, hindi niyo ko kailangan i-jus pero respeto. Hindi niyo kailangan halikan yung mga ingrown namin, just go. Oo. Kasi alam mo ba yung lahat ng dumaan sa akin, eh, ang tawag sa akin ko hindi Ati, Bex, bakla. Ateng, mga ganyan ang mga tawag sa akin, te. Una, Miss. Miss Rhea. Huwag mo ako minimiss-miss dyan, naiilang ako. Para ako... Hindi sana sinabi mo, sir. Dahil totoo ka namang lalaki. Kaya yun. Puro mga ganun tawag nila sa akin. Bex, may tanong ako. Okay. Yun. Tapos, syempre, yung values nila. Kailangan align yung values namin sa buhay. Hindi lang yung values namin sa trabaho. Malaking factor sa akin kung paano niya tinatrato yung ibang tao at yung pamilya niya. So, dun pa lang. Tapos, syempre, medyo titingnan ko yung wall niya. Titingnan ko kung ano yung mga views niya sa buhay. Pagka-stalker mode ako. Yun. Pag medyo nararamdaman. Bawal jologs. Hindi naman. Kasi jologs din naman ako pag minsan. Okay lang naman yun. Mapapatawad ko pa yung jologs. Pero yung sobrang kakaibang out of this world na hindi na makatarungan ng mga pinagpapakita mo beeper sa akin. Na puro mga shinier na scandal ang makikita ko sa wall mo. Tigil-tigil lang ako. Bastos akong tao, pero... Diba? Bastos akong tao, pero hindi ako nang babastos. Shinier na scandal. Oo, yung mga ganun. Basta yon. Yun lang yung... Yun, yung pinakamalaking factor sa akin. Yung values mo sa buhay. May receptionist na. Good job, Kale. Pakitimpla ko ng kape, please. Black coffee sa akin. Nagbabalot ng patatas yan. Magtimpla ka ng kape habang nagbabalat ka ng patatas. Okay. Knife yung gamit niyan. Maarte yung knife namin. Ako naman, ang hinahanap ko sa menti, una kailangan may personal relationship tayo. Meaning, hindi kakikilala mo pa lang sa akin, magpapamentor ka na. Dahil wala akong basihan. Kailangan nangungulit na. Wala akong basihan. So, kailangan we have a personal relationship. Second, yun nga, yung moral compass natin tsaka yung life values natin, kailangan tugma. Kasi kung hindi talaga. Pangatlong hinahanap ko, masipag. Ayok. Kasi nga, totoo yung sinabi ni Nisa, when you're a mentor, like ako, when I'm a mentor, I invest my time. A good example sa Toastmasters. I mentor several corporate clubs. No? So, Toastmasters. Mentor ako ng club ng Chevron. Mentor ako ng club ng Navitaire. Well, work in the works na Navitaire. Mentor ako ng club ng Sun Life. In the works na din. So, whenever someone asks me to mentor them, ang una kong tinatanong is, kaya mo ba? Meaning, kasi alam ni Miento, I'm a very tough mentor. Mataas ang standards ko, and I expect a lot from you. Kasi I invest my time. Bakit si ano? Oo. Charot. Hindi, gaga, sa'yo lang naman. Sa'yo lang naman ako bumagsak ng standard eh. Hindi sa akin ha? Ay, wala na yun. Matagal na natin si... Diba? Malaking pagkakamali yun, be. Alam mo naman, nagkakamali tayo paminsan-minsan. So, hindi, ayun. So, mataas ang standards ko. Mataas ang standards ko in a sense na when I mentor you, I expect results. Yeah, I expect results. Pero I'm very forgiving. As long as I see effort, walang problema. Ang pinaka-ayaw ko is people that give up.
Ayoko ng duwag, ayoko ng mag-give up. Nakaka-disappoint. Meron kami sa batch 2, nainis talaga ako. So sinabi ko rin naman sa kanya, hindi ko naman tinago sa kanya. Pero yung Hell Week namin, yung talagang, hello batch 3, welcome to Hell Week. So yung Hell Week talaga namin, nakikita ko siya doon sa chat nila, na sasabihin nila na, hindi pa ako tapos sa assignment, sabi niya, absent na lang kaya ako mamaya. Yung iritang-irita ako na hindi mo nagawa, tapos absent ka pa. Para lang hindi walang value. Walang value sa oras ng mentor. Ano talaga, tinanggal ko talaga siya. Hindi ko talaga siya pinagpatuloy. Ayun. So, ayun. Yung ano lang, yung parang, ang sinasabi kasi namin, parang respeto lang din sa time. Kasi wala naman din tayo pare-parehong nakukuha dito. Kayo, parang wala. Sila meron. Sila meron. Tayo ang medyo mas malaki yung investment. So yun, hindi naman din, ayoko rin naman kasi sabi ko yung, hindi ko naman siya sinusumbat, pero respect lang sana na sa oras na nag-give ng time sa kasi oras. Parang inabala mo tinanong mo, tapos nag-commit na yung mentor na sige, imementor kita, tapos biglang ikaw parang nakikipag-aroon ka lang pala. Hindi ka nag-exert ng effort in as much as the mentor exerts the same effort. May isa pa kami nung sinabi namin naghihingi siya ng chance, tapos parang naging problema ko pa kung ano sasabihin niya sa asawa niya kung bakit pinaayos pa yung laptop before. So parang problema ko ba yan? So ayun, bakit yung pinaayos yung laptop, hindi ko nag-gets yung kwento. Nasira yung laptop niya, pinaayos niya, tapos after maayos tinatanggal ko na siya. So, parang naging nasumbat pa sa akin na ano daw yung sasabihin niya doon sa asawa niya. So, wala naman nagsabi sa kanya na ipaayos yung laptop Hindi, tsaka kung gusto mo talaga maging freelancer, kasi nag-apply ka sa training kung gusto mo talaga maging freelancer, gagawa ka ng paraan. Hindi, nandito ka o hindi, talagang papagawa mo yung laptop mo na yan. So, yun. Dahil kailangan siya. Tsaka isa yan sa ayaw na ayaw ko. Yung ang hilig mag-point ng blame. Isa sa pinaka major turn off sa akin na parang niya, yung lahat ng pag magbibigay siya ng excuse sa iyo tapos may sisisihin pa siyang iba or parang na lang sasabihin or may sa explanation siya. Very excuse driven. Meron akong ganun na naiinis ako. Excuse as in talagang driven. Makikita nila na dry na ako sa meeting pag nagsalita siya dahil kapag may sinabi ako laging may rason siya ang for me kasi parang nai-invalidate yung sinasabi ko na parang hindi niya kasi matanggap na mali siya. So pero pag natanggap pag na-realize naman niya, hindi naman mangyayari yun kung hindi siya rin nagkamali. So parang ang nangyayari kasi babalik niya lahat ng sinabi mo para siya lang yung tama, tapos ikaw lang yung mali, tapos ikaw lang yung makarealize. Yung parang ayoko ng ganyan. Ayoko ng ganun talaga. Hindi dahil sa ayaw ko nang ina-argue ako, kundi parang doon mo makikita kasi yung tao kung gaano ka siya responsable sa sarili niya. Na parang, why can't you own anything? 'Di ba? Na parang bakit kailangan idamay mo lahat ng tao? Kung yung mga problema mong ina-explain mo sa akin na ganyan, gusto mo ako magkwento sa iyo kung ano pinoproblema ko ever since pinanganak ako. Baka hindi mo kayanin. 'Di ba? Parang hindi lang ko may problema sa mundo. Huwag mong basta explains na ako. Hindi, tsaka explains na lang siya. And then I think kailangan din namin natin is a mentor will guide you to get where you are. Take note of the term guide. Pero how to get there is entirely up to you. Hindi siya kasalanan ng mentor. Hindi ituturo ng mentor. The mentor will show you how to get there. Pero the decisions that you make when you on your way going there is entirely up to you. Kasi the mentor can only do so much. At the end of the day kasi, kayo ang magdi-decision. Guide lang talaga. Kung may mentor ka, is mare-resolve na lahat ng question mo at problema mo sa buhay. Hindi. It will guide you. Or they will guide you. They can give
clues, oo. May mga magpapamentor pa na magtatanong, paano po yun, wala po kong laptop, ang meron lang po sa akin, tablet. Parang, so problema ko pa yun? Diba? Parang, yung mga ganong kaliliit na bagay, hindi mo kayang pag-isipan kung paano mo i-re-resolve. Parang, yeah, galaw ka din sa sarili mo, diba? Baka ma-stroke. It's, mentorship is a two-way thing. Hindi po pwedeng latiasa mo sa mentor mo. Correct. Totoo yun. So, yung we have to understand na yun nga, mentoring is a never-ending process. Hindi siya natatapos. So, yung patience has to be there. Yung willingness mo to act on your own based kung ano na pag-usapan yun ng mentor mo is all yours. At the end of the day, a mentor kami, kaming tatlo, we can only tell you so much. Pwede namin sabihin ganito, 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 ganyan, ganyan. Pero pag pinatay na, pag natapos na kami sa website, sa webinar na to, pag natapos na si Nizza sa lessons niya, at the end of the day, kayo ang magdidesisyon kung gagawin nyo eksakto o babaguhin nyo ng konti to suit your needs. So, kaya huwag mo sisisihin yung mentor mo kung wala nangyari sa'yo. And patience, patience. Hindi nyo pa pwedeng, for example, nagpunta kayo kay Nizza. Lahat may sisi tapos nagmamadali. Alam mo yun, na parang, uy, nagpa-mentor ako sa, nagpa-mentor ako sa'yo kasi so inaasahan ko dapat in one year, successful na ako. Difference ng coach. Papasok na naman dito yung difference ng coach tsaka ng mentor. Kasi sa coach, when you look for a coach at hinire mo si coach to coach you, mag-i-expect ka ng result talaga. Nagbayad ka eh. Whereas sa mentorship, kung wala man naging result yung pagpapamentor mo, ikaw lang pwedeng sisihin nun. Hindi yung mentor mo. Diba? The mentor only serves as a guide based on his life experiences. Iyon yung difference. So you take, umabanat na naman si bakla. Sabi daw ni Al Hugot, ano to? Yung sinend mo, bakla ka. So yes. Ano to? Kakaloka. O nga, ang chaka-ers, ang screen siya. Pero in fairness, maganda pa rin ako dun sa ano. Maganda pa rin yung aking ano. In any case, so yun, no? Pero hindi niya naririnig. Oo, eh, problema na niya yun. Hindi naririnig. Naririnig mo ba si Jeff? Sino? Naririnig ko siya. Ako pala yung may diferensya. Ikaw ang may problema. Ikaw may diferensya. Nag-drugs ka na naman, oh. Hello? Hello? Naririnig kita. Ikaw lang may problema. Wala, nagsasalita. Hindi ko naririnig. Ay, di. Ganito na lang tayo. Lalabas ko na. Si bakla. Oo nga. Ako ba, mga kapatid, naririnig nyo ba ako? Baka mamaya nga lahat sila, hindi tayo na kita. Hindi ako naririnig. Hindi, yung mga mga tao. Mukhang naririnig naman nila kasi meron silang mga comments eh. Parang relasyon, okay. Di pwedeng take ka lang ng take. Oh. Correct. Oo. It takes effort on both parties. Birthday party tsaka ano, M party. Okay. So, ngayon pag-usapan naman natin, so napag-usapan na natin yung kailangan yung maaasahan in a mentee-mentor relationship, kasi yung hinahanap natin sa mga mentees. Ano naman yung masasuggest natin na dapat nilang hanapin pag naghahanap na sila ng mentor? Hello? Ayun. Dinig ka na na ako. Naririnig ka nga lang namin. Ikaw lang yung hindi mo naririnig. Ba't ikaw hindi ka na nakikita naman? Ano ba yan? Ano ba? Ang dami mo namang problema. Oo, ano ba yan? Ang dami problema sa buhay. O, sino sisisihin mo? Charot. Ikaw! Sino pa ba? Kasi ikaw ang mentor ko eh. Ako na naman. Sa kabastusan ba yan? Grabe siya. Kabastusan. Sige, ikaw, Rhea, ano dapat hanapin ng mga, let's be specific, anong hinahanap ng mga freelancers sa dapat nilang hanapin sa mentor na? They say if they want to be mentored by someone, ano dapat yung hanapin nila? Actually, nagtingin-tingin ako ng ano, parang nag-check Google. Ako ng mga... nag-Google ako kanina ng what to look for in a mentor. May mga nakita ko din na number one, the mentor should be successful. Parang mahirap i-gauge yan, success na yan eh.
Kasi yung success naman is very ano, depende yon kung ano para sa yung successful eh. So hindi yon. Para sa akin, unang-una talaga, since mentorship is a very deep relationship between you and your mentor. Syempre, kung requirement namin as a mentor na align dapat yung moral values and mga beliefs natin, ganun din dapat kayo as a mentee. Yung hahanapin yung mentor, dapat align din sa mga paniniwala nyo sa buhay. Hindi lang paniniwala tungkol sa trabaho. At pera. Oo. Paniniwala tungkol sa pangkaperahan. Sa mga simpleng ano, decision making and simpleng outlook in life. Kung ano yung how they treat other people, napaka-importante nun. Kasi doon mo makimalalaman kung pinaplastic ka lang nito, hindi eh. How, parang kung paano niya i-treat yung other people, yon unang-una. Pangalawa, yung communication nyo. Ano ba kayo? Align ba kayo sa isa't isa pagdating sa communication? Like, nagkakaintindihan ba kayo? Are you on the same page? Na, kahit na pareho kayong Tagalog, pero yung language nyo is pareho. Nisa, oo. Oo. Yun. Tapos, syempre, yung availability din ng mentor. Tsaka yung willingness niya na i-mentor ka. Kung may time ba siya to attend to you whenever you need to consult dun sa mentor mo. Yun. Tapos, sabi ni Kali, ang requirement daw niya, pogi. Ay. Napakaharot. Ako, requirement ko, dapat mapera. Charot. Ang requirement ni Rhea, kailangan bakla. Kaya nga pumasa sa tayong tatlo eh. Diba? Tapos syempre, yung para sa akin, yung expectation. Kailangan, pareho kayo nang i-expect na magiging outcome or magiging patutunguhan ng mentorship yung dalawa. Kung formal mentorship ito or kung it's something na very declared na parang nag-approach ka and, uy, mentoran mo naman ako and then pumayag siya. So, syempre, kailangan pareho kayo ng expectation na magiging outcome. Pero, meron kasing mga mentorship na hindi formal eh and hindi declared mentorship. Yung basta... Advice lang, tawag-tawag. So, dun papasok yung kanina na, di ba sabi mo kanina, Jeff, you should have like a deep, parang connection. Personal relationship. Parang personal relationship. Ako kasi mostly nagsa-start ng hindi ganun kalalim, parang acquaintance lang. Tapos wow, spell acquaintance. My Q. Ang dami mong deep words ngayon, ha. Yeah, oh, ikaw din naman. Bakit? Matalino siya today, ha. Naglaba kasi siya ng brat party eh. Naglaba kasi ako. Kaya ayun, nagising yung mga neurons ko. Ayun, wow, so, neurons! Lumadami, my God! Ibang level neurons. Nagiging scientific na ako. My goodness. Ayun, ah, tuloy. So okay lang sa akin kahit bago. Ma'am, sige, tuloy mo. Last word mo na yan, ha? Tuloy mo. Uh-oh. Na. Binangas. Last word mo na yan, ha? So, okay lang sa akin kahit bagong kakailangan. Last, ano na. Last word mo na yan, ha? Parang papatayin mo ko mamaya pagkatapos dito, ha? Parang hindi ka nang pwede magsalita. Narinig mo ba yan? Last word mo na yan, ha? Parang next week hindi na ako kasali. Oo, parang next week wala ng show. True. Pangitan na. Pangit ng ano mo, ha? Ng tawag nito, ng mga apparition mo, ha? Ng mga paramda. Kasi nga, pakawala sa buhay. Adi. Okay na naman, parang ang talitalino ko ngayong week na to. Oo nga, ang talitalino niya, hinaharam mo. Kaya ano, minsan lang siya mag-thrive. Sabi ko nga, sige pa, go pa. No? Kasi nga, last na yan, gandahan mo. Narinig mo, go pa kasi last na yan. Para hindi ka natatalino uli next week. Inulit-ulit niya talaga. Ayun lang to. Parang hindi ka natatalino ano, next week. Isisave natin tong talaga tong recording na to. Highlights. Diba? Basta yun. Nasaan na ba ako? Yun, okay lang yung acquaintance. Acquaintance party. May cue. Basta may cue siya. Ayun, okay lang sa akin yung bagong kakilala kasi may mga ilang piraso na rin lang naman na bagong kakilala na eventually naging friend ko na rin naman.
oh, 'di ba? Teacher mo na yung isa diyan, kasama mo nang nagte-train yung isa. Galing lang yun sa very random ano instances. So yun. Yun lang naman. Nasaanos pa mag-edit okay. ko na yata lahat. Ilan okay. lang yun? Apat, no? Yun na pala apat. Yun, eh, no? yun na yun. Inahaba lang natin. Kung kailan inahaba lang na ako. Tsaka mo. Basag kasi ito si Nise, basag. Eh. Minsan lang talaga tatalino si Rhea, hinarang-harangan. Kung kailan, napaka ano na, sige. Napaka spontaneous na sige na sige. Parang antalino may ano ka pa? Na dating eh. May last word ka pa ulit, si Jeff mo na ulit. Oh, well, may last word na yung last word. Taray! Ang taray. Diyos ko, magbububuhan kaya ako next week. Ayun. Sige, bago tayo mag-last word, shout out kay Donna Marie. Andito pala si Donna Marie, oh my God, ang ating unang-unang fan. Ay, oo. Oh, yes! Ang number one fan ay, ng DMM. Ay, nung bago pa lang ang DMM, yeah. Nandito na si Donna Marie. Siya lang mag-isa nagdadala ng noon. Ano. True. Ng comments. Siya lang mag-isa ng comments, kinakausap niya yung sarili niya. Si Donna Marie po ang fan number 1, 001. Episode 1 pa lang. Oo, siya yung number 1. Tapos si Jet Li ang number 2. Yung aking diba? Friendly basher. So kung may student ID, nasa kanya yung ulo niya. 001 si Donna Marie. Oo. So ako for those that are looking for mentors, tama yung sinabi ni Mien, unang-una niyong tignan is, magka-align ba yung moral compass ninyo and yung life values niyo? Pareho ba kayong mag-decision? Second na gusto kong tignan ninyo is, tignan niyo yung tao, is this the person na you want to be in the future? Is this where you want to go? Yung journey ba ng tao na yon is the journey that you want to take? Kasi definitely mag-i-invest kayo ng oras doon. Third is, do you value the person's opinions? Mahalaga ba sa inyo yung opinion ng tao? May bearing ba siya sa inyo at may bearing ba siya sa decision nyo? Kasi kung gagawin nyo siyang mentor tapos yung opinions niya don't matter to you, then that's not a mentor. Kasi the opinions of a mentor matter. Pag nanggaling sa mentor nyo, talagang pagbibigyan nyo oras, bibigyan nyo ng weight. Hindi ibig sabihin susundin nyo agad. No? Pagbibigyan nyo ng oras and bibigyan nyo ng weight. Na ay sabi to ng mentor ko, i-consider mo talaga kasi you value the person's opinions. Mm-hmm. The fourth thing is... Siguro nagsisimula dahil you value your mentor na talaga. Oo. Kaya nga importante na you have a personal mm-hmm. relationship. So the first step talaga is before you ask for a mentorship is to know the person inside and out. Alamin nyo talaga, kilalanin ninyo. Kasi kung magpapa-mentor kayo nang hindi nyo kinikilala yung tao, baka ma-disappoint kayo kung ano yung madidiscovery nyo while in the process. Kailangan kilala ninyo. I-research nyo sa Google, i-research nyo, ipagtanong ninyo kung kinakailangan. Kasi kailangan talaga, yung mentor nyo, pinagkakatiwalaan nyo. Oo, pinagkakatiwalaan nyo. Parang kunyari ako, nanonood ako ngayon ng Kadenang Ginto. Love na love ko kaya si Marga at si Cassie. Ayun. Nanonood kaya ako ng ano, nanonood kaya ako Karamiya. Nanonood akong Karamiya, yung bobong teleserye, yung dalawang mukha. Natutuwa ako dun eh, kasi parang tanga lang. Yung sabi niya, lulunurin niya yung nasa likod na mukha. Tumayo sa dabi ng timba, tapos gumanong ganun, lulunurin kita. Parang gago, di ba? So, pinanonood ko siya. Ano? So, oo, parang tanga. Kasi nga, di ba, may mukha siya rito. Lulunurin niya. Gumanon sa timba, gumanon. Lulunurin kita. Parang gago lang, di ba? So, kunyari, akala mo social ako. Kasi Inglesera ako. Tapos nalaman, nakita mo sa status ko, nanonood ako ng Karamiya at nanonood ako ng Kadenang Ginto. Hindi po ba matanggap yun? Diba? Hindi mo ba matanggap yun as a mentee? Parang masisira ba yung clout ko sa'yo kasi, ay, mentor ko, nanonood ng Kadenang Ginto at saka Karamiya. Oh my God. I-drop ko na. Hindi ko na siya mentor. Ayoko na sa kanya. Ha? Yung sagot ko talaga, ang petty mo. Ang petty mo, ha? Pero whether or not i-drop mo or hindi, it's kasi kailangan talaga kilala mo ang mentor mo inside and out. Dapat kilala mo. Walang problema kung ayaw mo ng jologs.
Pero kung magpapamentor ka, kailangan kilala mo. Kasi kung yung maliit na bagay na yon sisira ng tiwala mo sa mentor mo, ay malaking problema yon. So you have to know. So build a personal relationship with your mentor before you decide to even get mentored. Yun. Yun yung sa akin. Okay. Luluduring kita. Benta sa akin yan. Benta sa akin. Yung pa, parang gago lang. Ayun. So, ako, ano lang. Hindi daw kinaya ni Kale yung luluduring kita. Eh, kung nakita mo talaga yung eksenang yung Kale, babatuhin mo yung TV. Hahanapin ko yan mamaya. Nandiyan lang yan. Tapos, yung ano, nagsasampalan sila, sinampal niya yung likod na mukha, ginano niya, pak! Ini-imagine ko, kunyari, nagtatago sila, parang yung, tumahimik ka, huwag kang maigay. Parang gago lang. Pero alam ko yung show na yun, nakakawala ng stress. Mukha lang siya, diba? Walang dalawang mukha, dalawang tao. Oo, di ba? Parang dalawang tao. Tapos, sa katawan. Si Barbie lang. Pareho. Pareho. Hindi. May control din siya. Oo. Oh. Ano? Kaya yung isa, sinampal yung isa. Siya sinampal yung isa. Ganun sila magsampalan. Muntang. Gago ang aliw niya. Panoorin niyo ang aliw niya. Nakakawala ng stress. Kasi hindi mo kailangan mag-isip. Hindi ka masin-stress kahit nag-aaway sila, yung matatawa ko. Matatawa ko. Panalo talaga yun. Lululuring kita. Tama yan, Joy. Transparency between the mentor and mentee is very important in building a good relationship. Tama. Transparency. Hoy! Ako, ano? Uy, may last shout word pa kay ako. Joy. Dati kong agent yan. Dati mong agent? Sa ano? VA. VA mo yan. Oo, pero very, very minimal yung interaction namin dati. Spell pero minimal. Still, by M. Sa ano dati, square to desk. Oo. Mabait yan. Mm-mm. Ikaw lang talaga hindi mabait. Eh. Ah, sige na, mag-ano na si Nizza. Kasi baka lulunurin ka ni Nizza. Sabi ko sa'yo, last mo na yan eh. Paulit-ulit kang hindi ako mabait. Alam na nila yan. Kaya nga sila nandyan pa eh. Kung turn off sa inyo yung ano, yung hindi mabait, edi hindi kami pwede. No. Tsaka yung ano, jologs. Oo. Ayun. So ako, dalawa lang. So ako sa akin, kailangan yung mentor mo may puso. Yung, may puso din naman ako, nababalot lang ng taba. Hindi puso ng bata. May puso din yung ako. Yung kaya nababalot ng dilim. Ibang kulay. O, yun ang sana sasabihin ko. Ba't alam mo? 50 Shades of Grey. Ayan. So, ano lang, kailangan may puso yung may genuine na care din siya sa'yo. Na hindi lang niya ginagawa yun para magpasikat or what. Basta meron din siyang dapat na totoong care sa'yo. At saka dun sa someone who wants you to grow. Oo. Yes. Tapos, yung concern sa'yo. Yes. Oo. Ang concern citizen. Dapat, yung mentor mo, hindi almighty. Hindi siya almighty ang sinasamba mo. Yes. Dapat ang mentor mo, parang, marunong siyang mag-admit ng mali niya. Kasi once hindi siya marunong mag-admit ng mali niya, once magkaroon ng issue, ganyan, kailangan sundin mo ko. Ako yung tama, ganyan. So, hindi ako pwede magkamali. Ako yung tama, sundin mo ko. So, magkaka-issue kayo eventually. So, kailangan mo ng mentor na marunong mag-admit ng mali niya at marunong mag-adjust. Tapos, pareho kayo ng goal na tinitingnan. Mm-mm. Yun for me ang mentor na dapat mong hanapin. Parang ano? At hindi namin namin sinasabing kami yon na disclaimer ha. Kasi may mga maduduming isip dyan na hindi namin sinasabing kami yon. Yung ipapahit man kami. Pero hindi din namin sinasabing kayo yon. Oo. Bahala silang mag-decide kung sino yon. True. So, bahala na kayo. Oo, kayo na magde-decide. Basta yung mentor nyo, someone who will not make you feel small. Mm-mm. Yung hindi kayo gagawing minion. So, sabay kayong aangat and iisa yung goal nyo. So, yung path nyo papunta doon.
magkasama kayo. Hindi yung true. Ano, hindi yung ang taas-taas ng tingin niya sa sarili niya. So, yun. Yun. Hoy. Tahimik na lahat. Wala, oo nga. Bakit? Oo nga. Anong nangyari? May naganap? Pag nagsasalitay tayo sabay-sabay, tapos pagtatahimik sabay-sabay din. Yan tayo eh. Teka lang. 1 hour, ano ba? Anong oras na ba? Alas 9. Pa lang. Hindi, 1 hour, 5 minutes pa lang. Wala na tayo. Kasi nagsabi ka ng ano eh. Nagsabi ka kasi ng last word eh. Madam, hindi pa. Joke lang. Sige na. Kailangan, malinigay muna ako. Tamutong gagang to. Ay, hindi pa last word. Go, go. Binugaw talaga. Sige na, sige na. Naniniko pa. Sige na. Last word na ba? O, sige. Ito lang. Na naman? Pangilang last word na ba to? Ano mo kay Nizza? Pauso yan eh. Ano to? Last word? Last word? Lang. Oo, dalawang sentence lang to, wag kang ano. So ito lang yung iiwan ko sa lahat ng mentee na naghahanap ng mentor and sa lahat ng gustong maging mentor. The question is not only who. Wow, the Google. Ano? Ayoko na nga, basag. Binabasa. Sige na, sige. Yun yung pinaka-last word natin. English pala eh. Sige, sige. Oh, yun yung pinaka-last word nung atin. Ah, sige. Huwag yung basagin, maganda to. Challenge kasi sa kanila. The question is not only who can be your mentor, but also who you can mentor. Kasi parang, alam mo yun, in line with dun sa sinasabi natin lagi Nizza na pay it forward. Ayan, so, correct. If you found, if you found a good mentor, then you have to mentor someone also. Pass it on. And be that good mentor. That good mentor. Yun lang naman. That's the only way that you can be grateful to your mentor. Kasi syempre, hindi naman siya paid, di ba? So, yun na lang. Para maging grateful ka, pass it on. Be that good mentor then to other people. Yes. Yun lang, and I thank you. Oh, maikli yun! Wag ka! Kahit binasa mo. Alam mo kasi, kung magbabasa ka, wag halatang halatado. Halatado. Kasi sinulat ko eh. Ah, oo. Kung magkamali, baka mabulol ako. Hindi naman ako ganun kagaling ang mag-English na katulad mo. Aminado naman ako doon. Bangas! Pero ulitin namin ha, hindi nyo namin sinasabi na kami itong mga magagaling na mentor. Hindi po kami. Hindi rin kayo. Hindi naman ako mukhang katiwa-tiwala, di ba? Hindi rin sila. Wala akong sinabing sila yon. Wala rin akong sinabing kami yon. Wala rin ako sinabi kung sino sila. Ayun. So yun, just basta find a mentor. Find a mentor because... Mm-mm. Trust me, it's going to make a difference. It will make a difference in your life once you find that mentor. In your life, oo. Hindi lang sa freelancing. Oo. Hindi kailangan araw-araw kayo mag-usap. A real mentor, kahit mag-usap kayo once a year, it means a lot. Kasi life lessons yung tinuturo niya sa inyo. Mm-mm. Hindi lang lessons sa trabaho niyo, but full life lessons. True. Yun. So yun, my God, episode ano na ba tayo? 15. 15! Sa 20, sa episode 20, magkikita ulit kami. So, itatry namin isama si Bong para magkasya kami sa camera. Wag, hindi tayo magkakasya. Ilalayo natin yung camera, ang liliit na ng mga mukha natin. Oo, hindi na tayo maririnig. Hindi ko nakakalimutan yung mic ko. Mag-isip kayo ng magandang location at doon ako maghahanap ng place. Ah, sige. Si Rhea ang aming booking agent eh. Tapos iisipin namin kung i-share namin sa inyo. Para sa meet and greet. Kasi baka mamaya, alam nyo na, may mga hitman. Oo. Masira pa ang pangalan ko sa Airbnb. Charot. Iniingatan ko yan. Wala akong record doon na may ninenok ako sa mga bahay-bahay nila. Baka bigla magkaroon. Wala akong iling kumot tsaka tuwalya. Madam. Madam, si Asti pala, tuwing dumadaan kami doon, sabi niya, di ba you remember your friend was there? Sabi niya, let's see, baka nakasilip. Hanapin pa doon para nakasilip. Niya kami.
diba? Yung topic next week, as usual, pag-uusapan pa namin. Pero kung yes, may gusto kayong topic, pakisabi na lang po. Oo. Pakicomment para mapag-usapan natin. Kung gusto nyo marinig ang aming mga thoughts. Miss Rhea, travel and tours. Miss Rhea, travel and tours. Oo. Kasama yung ano niya. Siyempre, kasama yung jowa niya. Yung taga-bit-bit niya ng laptop. Mabigat eh. Arte. Laptop lang naman, di naman desktop. Sige, next time, desktop na. Dala nalala ko naman desktop sa ilog na yan. Desktop sa ilog. Pag nagpa-meet and greet po, sasabihin namin kung kailan. Ano na lang po, magdadala na lang, magkalagay na lang po kami ng theme. Kunyari, ang theme na meet and greet natin, gulay. Sa lahat ng pagkain dadalhin nyo, gulay, gano'n, pakbet, ginisang mundo. Hindi ka gano'n, hindi lang kami na ano. Okay, sa meet and greet eh. Gulay. Sa kami na mga kailangan yung dalhin. Hindi namin kayo hihingan ng 500, tapos hahainan ng isang bala, ano yun? Isang, ano tawag sa tulog ng pansit? Hindi yung pansit. Ay, isang bilao. Sa ambers. Hindi namin kayo hihingan ng 500 each na marami kayo tapos isang pansit lang yung isa-serve. Hindi ganun. Sino hindi, naman wala kang hihingin. Come at your own risk. True. Mm-hmm. Siguradong hilanganda kayong makita kami in person, ha? May pagbabanta. Ano ba gagawin mo? May bala ka ba? Hindi. Baka kasi akala nila behave tayo, eh. Sino mag-aakalang behave dito pa yun? Naka 15 episodes na tayo, mag-aakala silang behave tayo. Ano pinakitinggan nila? Saan episode ba tayo nag-behave? 56 in 1 na kapit sa 7-11. 56 in 1? Ano to? Game Boy? Yung Game & Watch? O yung bala sa family computer? May Ginkgo Biloba, may Robust, may ano, may Cobra, may ano, extra juice. Lahat pinagsama-sama. Chance to win. Trip to Jerusalem. A trip to Jerusalem. Ayun. So yun lang po mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Announce na lang natin yung topic. Or comment kayo, ha? Kung anong gusto nyo pag-usapan namin. Baka may thank gusto lang naman kayo. Thank you sa panonood ng episode 15. Ay, natapos na yung 15. Haba tayong 15 na. Halain, kalokohan na to. Umabot ng 15. Ay, 20 nga. O, sa Facebook, 20. Kasi yung tatlo dyan tayo. So, 17 lang yan, bakla. 17. Mm-mm. Hindi ko alam kung bakit yung batch hindi nanood. Nandun sila sa Skype, nag-aantay na. Ayaw nila manood. Ayaw nila manood, baka wala silang mapapala. Pagagalitan ko para next week 30 na ulit. Okay ka rin eh. No? Namimilit. Pilitan. Pilitan. Okay. Sige, maraming salamat. Okay, may isang batch 3. Oh, may batch 3. Yay! Si Al, nandito si Al. Di ka nakikinig. Oh, pagalitan mo silang lahat, pwera si Al. Oo. Sigurado si nagka-graduate yan. Oh, si Faith din, nandyan. Oh, tatlo na. Oh, sorry. Oh, nandito po kami, ma'am. Pahiya ka. Yan, sinasabi namin. Ito yung sinasabi namin yung mentor, nagkakamali din. Batch 1, yes. Nagkakamali ako. Sorry. Pahiya ka, diba? Marunong tumanggap ng pagkakamali ko. Marunong din ako magsabi na napahiya ako. Hindi ako mag-cry. Tatlo lang naman eh, so hindi truly napahiya. Oo. Tatlo lang naman, so hindi ka... hindi ka naman. Medyo. Medyo naman din wala yung iba. Ay, si Shane nandyan. O, apat. May batch 4 ka na? Wala. Si Jamie. Match 2 sila. Okay. Oh, siya na match 2 ng ano, Star Circle. Hanggang ano, match 69. Talent naman ang ito. Manood kayo ha, yung Karamiya. Hanapin nyo yung lulunurin ko. Tali. Hanapin ko talaga yung lulunurin mo yan. Tali. That's your assignment. Lulunurin kita. Hanapin mo. I-forward nyo rin sa akin yung link. para maaliw tayong lahat. Gusto ko yan. Okay, bye-bye. Sige, bye-bye. Thank you. Saan ko ba i-end doon?
Bye!